Magandang araw sa inyong lahat. Ako muli, si Kuya Doc Ads. At sa video ito, pag-uusapan natin yung dalawang tips para matapos natin yung RRL o yung Review of Related Literatures ng isang upuan. Pero bago tayo mag-umpisa, kung bago pa lang kayo sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakilike na rin yung ating mga previous video. And don't forget to watch them also. At pakishare sa ating mga friends. So tara, simulan natin! Ang Review of Related Literatures and Studies o mas kilala bilang RRL ay isang bahagi ng thesis kung saan pinag-aaralan yung mga kaugnay na literatura o yung mga kaugnay na pag-aaral ng ating paksa na tinatalakay o yung paksa na pinag-aaralan. Halimbawa, ano ba yung ating mga variable dun sa ating study? So titingnan natin yung mga published articles whether online or offline doon sa mga variables of concern natin. So sa ating video na ito, pag-uusapan natin yung mga tips kung paano natin mapapadali yung paghahanap ng mga literature. Ang mga literature na tinatawag ay maaaring foreign or maaaring local. So pag sinabi mga foreign literatures, ito yung mga pag-aaral na ginawa sa ibang bansa at o yung nasa ibang bansa yung setting, at yung pag sinabing local naman ay yung mga pag-aaral na ginawa dito sa ating bansa o doon sa setting ng inyong study. Bago tayo magsimula dun sa dalawang tips na ibibigay ko sa inyo, isha-share ko muna sa inyo kung paano tayo mabilis makakakuha ng related articles doon sa ating tinatawag na thesis dito sa online o sa internet. At isa sa mga online search engine ay yung tinatawag na Google Scholar. So pupunta tayo dun sa Google Scholar and then i-explore natin sila, at pagkatapos natin i-explore, magpuproceed tayo dun sa dalawang tips. So mabilis lang to. So pupunta tayo doon sa scholar.google.com. Yan. At pagkapunta natin dyan, makikita na natin dito yung mga articles na nakapublish. So, local, mapa-local man yan, mapa-international, mapa-local man yan o mapa-foreign, so makikita natin dito sa Google Scholar. Sa ito, sa mga search engines na kung saan napakadami nating published articles na makukuha. So, explore lang natin sila ng bahagya. Pwede tayong mag-search dito ng ating article na interest. So, explore natin ngayon yung Google Scholar. Pag nandito na tayo sa Google Scholar, pwede na tayong mag-search ng ating topic of interest. Ang mga lalabas dito ay yung mga previously published articles. So, napakaganda kasi ilang milyon yung mga articles na makikita natin dito. So, available dito sa Google Scholar. So, ngayon, gagawin natin, titignan natin yung topic of interest natin. So, maghanap tayo. I-type natin yung challenges, kasi ngayon ay, halimbawa, challenges in education amidst COVID-19 pandemic. Ayan. Ano ba yung mga challenges sa education sa ngayong pandemic? Ano yung COVID-19 pandemic? So, titignan natin. Bago tayo magpatuloy doon sa ating ginagawa, explore natin ngayon yung itong makikita natin sa Google Scholar. So mapapansin nyo dito na mayroong mga articles na nakalagay, yan ang dami, na related ito lahat sa challenges, doon sa tinype natin, ano, yung challenges in education amidst COVID-19 pandemic. Yan. Makikita natin dito yung mga article, halimbawa itong isang article na ito, the experiences and challenges faced by public school teachers amidst the COVID-19 pandemic, a phenomenological study in the Philippines. So, sa itong qualitative research. Now, tignan muna natin bago tayo mag-search. Makikita natin dito na mayroong mga time or mga year. Yan. So, pwedeng tignan natin. Halimbawa, ang gusto nyo ay i-filter natin ng 5 years, kung 2021 ngayon to 2017. Yan, since 2017. So, ang lalabas lang dito na article ay simula 2017 hanggang 2021. Pero dahil yung COVID-19 pandemic ay 2019, ano, at sa atin ay nagkaroon ng lockdown ng 2020. So, usually mga updated yung makikita natin dito na article. Yan. So, kaya lahat sila. Pero kung halimbawa, may iba kayong topic of interest, so itatype nyo dito. And then,
i-custom range nyo. Doon sa custom range, kung ilang taon nyo gustong yung i-include, ano, kung ilang taon yung inclusion ng inyong study. Halimbawa, 5 years o kaya ay 10 years. Yan. So, kung halimbawa, kung gusto nyo ay ang lahat ay nung 2020 lang, hanggang 2021, yan. So, ipifilter niya lahat yon. Okay? So, yun yung isa sa mga magandang feature nitong Google Scholar. Okay? Ngayon, tignan natin yung articles. So, once na nakakita tayo ng article na related sa field of interest natin, tapos, nakita natin na mayroong PDF kagaya nito, PDF ResearchGate. Ibig sabihin, pag kinlik natin itong PDF na to, pwede na nating ma-download yung PDF file. Ano, freely, walang bayad, noong article natin na interest. So, ganun yung gagawin natin. Pag halimbawa, kinlik natin to, yan, pagka-click natin sa kanya, antayin lang natin. So, pwede na tayong, yan, ida-direct niya tayo doon sa article. Yan. Tapos, pwede na natin yung i-download at pwede na natin siyang basahin. So, hindi mahirap. Gagawin natin, punta tayo sa Google Scholar. Ulitin natin. Yan. Scholar.google.com. Pagkapunta natin doon, ta-type natin dito yung article of interest. Usually, yung variable o yung problem. So, pag-type natin nandito, example ay education during COVID-19 pandemic. Yan. So, makikita natin dito yung mga article na nakapublish. And then, pwede natin i-custom range. Yan. And then, pwede nating tingnan yung mga PDF. So, pag nakita nyo dito sa gilid na may PDF file, pwede nyo siyang i-download freely. Okay? Ida-download nyo siya freely. Yan. Okay? So, yun yung Google Scholar. Actually, marami pang iba ng mga search engine, online search engine, pero mag-stick tayo dito muna sa ating isa sa pinakamadaling pagkunan ng mga article online. Ngayon alam na natin yung Google Scholar, explore natin yung dalawang tips na ibibigay ko sa inyo kung paano tayo mabilis makakakuha o paano tayo mabilis matatapos sa review of related literatures natin. Yung unang-unang tip ay yung tinatawag na forward searching. Ano yung forward searching? Pag sinabi natin forward searching, hahanap tayo ng isang article doon sa ating topic of interest o doon sa variable under ano natin, under study natin. And then, titignan natin yung lahat ng nag-cite doon sa article na yon. So, ganun siya kadali. Forward searching ang tawag doon. Ulitin natin. Ibig sabihin nito yung forward searching, hahanap tayo ng isang article na merong mga nag-cite doon sa article na yon. At pagkatapos, yung mga nag-cite sa article na yon, titignan natin doon sa Google Scholar. So, itry natin. Halimbawa, meron tayong education during COVID-19 pandemic. Yan. Makikita natin dito na merong mga andaming article, no? At isa sa makikita natin dito, halimbawa, itong challenges and opportunities. Ito, napakaganda nito, no? Challenges and opportunities for higher education amid the COVID-19 pandemic, the Philippine context. Example, ito. Makikita natin dito na merong cited siya ng 402. Yan, 402 yung nag-cite sa kanya. Pag sinabi natin forward searching, dahil ito halimbawa ay related dun sa topic of interest natin, ang gagawin natin, ikiklik lang natin itong cited by 402. So, pag kinlik natin yan, lahat ngayon ng lalabas na article, idadirect tayo ngayon dun sa lahat ng nag-cite doon sa isang tinatawag natin na article na related or relevant dun sa ating topic of interest o dun sa ating problem, yung ating thesis, of course. Now, ito na yung tinatawag na forward searching. Lahat ito ngayon ay related doon sa topic of interest nyo. Ang tawag dito ay niche. Yan. Pag sinabing niche, nakahanap tayo o nagdudwell tayo ngayon dito sa niche na nandito, napapalibutan tayo ngayon ng sandamakmak na article na related doon sa ating topic of interest. Sa madaling salita, pwedeng itong mga article na to, yun yung isite natin o sila yung gamitin natin
doon sa ating thesis para ma-justify natin yung ating RRL o para matapos natin yung ating RRL. Napakadali lang. So, yun yung tinatawag natin na forward searching. Ulitin natin, pag forward searching, hahanap tayo ng isang article na most relevant dun sa ating topic at titignan natin yung lahat na nag-cite. Then, pag-click natin, dun na tayo magdadwell. Yun yung niche na tinatawag. Okay? That's forward searching. At syempre, kung may forward searching, may backward searching. Paano naman tinatawag na backward searching? So, balik tayo ngayon sa scholar.google.com. Pag sinabi nating backward searching, ganun din naman yung process. Hahanap tayo ng isa na article na related or yung most relevant dun sa ating topic of interest. And then, ang gagawin natin ngayon, titignan natin yung references o yung literature cited doon sa pinakadulong part ng article. At ang gagawin natin, hahanapin natin isa-isa yung mga article na yon dito sa Google Scholar. Usually, ang ginagawa na kapag yung article ay ipapublish online, dapat yung mga cited literatures mo ay available din online. Kasi makakount yun doon sa tinatawag na citation. So, siguro para mapaliwanag natin yun ng mas malalim, gagawa natin ng ibang video yon. Pero as far as our tips are concerned, yung dalawang tip, yung forward and backward, ito yung ating video. So, ganito natin gagawin yung backward. Balikan natin sa education during COVID-19 pandemic. And then, tingnan natin yung article natin kaninang nakita. Example, itong challenges and opportunities. Click natin. Now, pagka-click natin, yan, tignan natin yung, ito, download full text, yan. Wag ho kayong matatakot kasi freely available siya, no? Kaya siya nilagay dito. Wala po yung bayad. So, pagka-download natin, titignan natin yung references. So, ibig sabihin kasi yung nasa references niya, related din doon sa topic of interest nyo. Kaya din siya nandito. So, pwedeng hanapin natin. And take note, makikita nyo naman siya. Usually, nilalagay na yung DOI. Ayan, o yung Digital Object Identifier natin. Ayan, pag kinlik nyo siya sa reference, maidadirect niya kayo dun sa mismong article at mababasa nyo na yung article na yon. Kagaya nito. Ayan, pagka-click natin, balik natin dun sa kanina. Pagka-click natin dun sa article, ayan, dun tayo sa references. Pagka-click natin, idadirect niya tayo doon sa mismo article. Yan, at pwede na nating basahin at pwede na natin siyang pag-aralan. So, napakadali. Minsan kasi hinahanapan tayo ng 50 na articles or 50 na related literatures, minsan 100. So, wala tayong poproblemahin doon. Kasi kung mapapansin nyo kanina, yung una nating naging example, meron siyang 400. Balikan natin. Yung sinite natin kanina. Meron siyang 402 na citations. Ibig sabihin yung citation na yun, lahat related dito sa topic of interest nyo. By the way, don't forget to properly cite yung article na makikita natin. At paano tayo magsa-cite using APA? Nandito din yan sa Google Scholar. I-click lang natin tong dalawang to. Yan. Kita nyo yung ito, tong symbol na ito. And then, nandito na. Pwede na natin siyang i-copy. So, i-copy lang natin. Ilalagay lang natin sa Word natin para nandun na yung references. So, ganun lang kadali. That's forward searching and backward searching. Napakadali lang. Siguradong matatapos nyo ang review of related literatures ng isang upuan. I hope nakatulong sa inyo yung ating video at kung may request pa kayo ng ibang video, do not hesitate to type your requested video on the comment section below. Paki-like na rin ang ating video at paki-share sa ating mga kaibigan. And don't forget to subscribe. Muli, ako si Kuya Doc Ads. Maraming salamat!